This is SMNI News Channel. Truth that matters. Honorary chairman ito ng Anvil Business Club, dating Association of Young Filipino Chinese Entrepreneurs, board member din at chairman ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, Public Information and Media Committee, moderator ng Pandesal Forum, at ngayong umaga ay andito nga. Hindi ko na patatagalin, walang iba kundi si Ginoong Wilson Lee Flores, makakasama natin ngayong umaga dito sa Usaping Bayan. Good morning po, Sir Wilson, si Jade po ito at si Mike Abe sa Usaping Bayan. Good morning. Good morning, Mike and Jade. Ayun. Magandang umaga. Good morning, sir. Alam mo partner, ito rin ang may-ari ng Kamuning yung bakery na pinupuntahan namin nung wala pang pandemic. Madalas ako dyan sa kanyang media pora. Kaya lang, dahil nga sa pandemic, medyo matagal-tagal kami hindi nakikita nitong si Sir Wilson. Ano? So, teka muna, bago itong ibang issue natin na itanong sa'yo, anong plano talaga? Kasi ang balita natin, baka daw tumaas yung tinapay, ang presyo, dahil yung harina nagkukulang. Tama ba? Tama, Mike. Sana wag natin itaas ang presyo ng mga tinapay. Ang problema, 100% ng lahat ng harina, lahat ng wheat sa Pilipinas, imported. Tapos, ang problema pa, ngayon kasi dahil sa gera ng Ukraine sa Russia, ang number one exporter ng wheat or ginagamit paggawa ng flour ay Russia. Number three o number four sa buong mundo, Ukraine. So, malaking hamon ito sa lahat ng mga gumagawa ng tinapay. Hindi lang tinapay, Mike, at saka Jade. Yes. Pati mga yes, instant sir. Noodle, kailangan ng harina. Correct. Pati mga pasta, spaghetti. Oh. Kaya sana ipag-pray natin na hindi sana tumaas ang presyo ng tinapay. Pero walang tayong magawa. Imported lahat eh. Oh, meron bang Sir Wilson, meron ho bang meron bang ibang lugar na pwedeng pagkunan nito kasi ini-import talaga natin dahil kulang din yung local produce natin, meron bang ibang pagkukunan maliban sa Russia or Ukraine kasi hindi pa natin alam kung kailan hanggang kailan tatagal itong crisis dun sa kailang bansa. Kailangan natin itong mga pagkain ito sa pang-araw-araw. Meron bang pwedeng pagkunan? Maganda yung tanong mo, Mike. Actually, sa saliksik ko, karamihan ng mga wheat natin sa Pilipinas, hindi galing sa Russia. Nag-i-import tayo karamihan sa US, sa Europe yata. Pero apektado kasi ang presyo ng buong mundo. Ibig sabihin, kahit na nakakuha tayo sa ibang bansa, taas ang presyo ng sa buong mundo kasi apektado yung supply ng wheat sa buong mundo. Yung Russia at saka Ukraine nakakaproblema sa export inanaba. Naapektuhan bumabagsak doon. So pag bumagsak ang export nila, yung supply na available na flour sa buong mundo, kukunti na lang, tumataas ang presyo. Pero magandang tanong mo, Mike, kasi sana tayo sa Pilipinas, baka pwede natin gamitin yung... Magaling kasi si Pangulong Duterte, kaibigan niya ang Russia. Kinaibigan natin sa Pilipinas. Sana makapag-import tayo ng wheat sa Russia. Hindi lang yun, ha? Pati langis. Alam mo ba, ang US saka Europe, sinasanction nila ang Russia. Bawal daw makipag-negosyo sa Russia. Pero ang mga matatalik na kaibigan ng Amerika sa Asia, ang Japan, ang India, saka South Korea, ang lakas mag-import ng discounted Russian oil na hindi natin ginagawa. Ganyan. Kasi sobrang tayong masunurin sa colonizer natin noon, nasanay tayo, hindi natin iniisip yung sarili natin kapakanan. Tinatawag na national interest. Maganda ginagawa ni Duterte na tinatawag na independent foreign policy. Yes. Sana maano sa ekonomiya natin yan. Uh-huh. So ibig sabihin nito, ang sinasabi mo Mr. Flores, dapat gumaya tayo sa China, gumaya tayo sa Japan at South Korea, magpatuloy tayo ng pag-import. India and China. China. Mag-import tayo sa Russia kung ano man ang ating kailangan. Huwag sumunod sa kagustuhan ng Amerika na binaban or mayroong mga sanction. Parang ganun nandating, Mr. Flores. Tama, Mike. Tawag yan, bullseye ang sinabi mo. Ibig sabihin, kung may kaaway ang Amerika, away nila yon. Tayo, tsaka Russia, wala tayong alitan. Never tayo nagipag-away. Noon lang kasi, nung ibang mga pangulo, sobra tayong masunurin sa Amerika na yung sarili nating kapakanan, hindi natin naiisip. Tama yon. Pati Iran, alam nyo ba, ang Japan at South Korea, kahit na sinanction ng Amerika ang Iran na bawal daw magipag-negosyo,
ko, tuloy-tuloy pa rin ang import ng Iran oil. Mm. So ang tingin mo rito at sa experience mo, karanasan mo sa pagnegosyo at sa business na ito, yes, at relasyon, dapat ipagpatuloy ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na uupo by June 30, July 1, at talaga, yes, opisyal na magsisimula, ituloy itong ganitong independent policy at tayo mag-import sa mga bansa na kaaway nung iba pero hindi naman natin kaaway. Ituloy lang yung business. Ay, tama yan, Mike. At saka maganda sinabi mo, itong independent foreign policy, ang tatay ni former Senator Bongbong Marcos, yung President-elect Marcos, siya at saka yung nanay niya, si Imelda Marcos, ang nag-pioneer ng ano, yung diplomatic relations natin sa noon, mm-hmm, ang tawag USSR or Soviet Union. Yes. Nakaaway ng Amerika sa Cold War. Pero mauta kasi si Pangulong Marcos at si Imelda Marcos, hindi, ang sabi nila, ang away ninyo, away ninyo. Tayo sa Pilipinas, lahat, kakaibiganin natin. So napakatalino ni Pangulong Marcos sa Imelda Marcos. Kinaibigan nila Moscow, kinaibigan nila Beijing, pati Cuba, Libya. Dapat yun ang gawin natin, na ang kapakanan, ang national interest ng Pilipinas ang importante. Okay. Bago si Jade sa mga dagdag na tanong niya, Mr. Flores, pahabol, yes, ko lang sa grupo niyo, kasi napakalaki yung business group, napakalaki ng inyong sektor. Yes. Ang tingin mo dito sa ini-appoint mag-cabinet position, especially yung economic manager, anong assessment nyo rito? Kasi yung Makati Business Club, sa katauhan ni, yes, Mr. Coco Alcuas, ay nagsabing okay yung economic manager na incoming President-elect Marcos. So anong tingin nyo sa inyong grupo naman dito sa composition na ito? Ang galing ng tanong mo kasi, kagabi, kausap ko lang yung Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, mm-hmm, FFCCCII President, Dr. Henry Limbonyon. Nagpre-prepare na siya ng magandang statement. Ilalabas siguro ngayong araw na to. Okay. Papadala ko sa inyo. Sabi niya, congratulations daw kay President-elect Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos. Sabi niya, napakagaling daw sobra ng economic team niya. Nakakabilib. Wow. Okay. Alam mo, yung mga tao hanga sa mga hinalal natin, pero hindi nila in-expect ganyan kagaling yung mga tao. Alam niyo, sabi ni Dr. Henry Lim, ha, sabi niya, itong mga in-appoint niya na Finance Secretary, NEDA Head, DTI Secretary, saka yun isa, lahat sila, economic team, super, sobrang galing daw. Kilala ng mga negosyante to. Tapos, coincidence pa, ang presidente ng FFCCCII, si Henry Lim, graduate ng UP Diliman. Itong lahat ito, mga graduate ng UP Diliman, correct, School of Economics, na puro matatalino, hindi to ordinaryong tao, puro napakagaling sa competence, napakagaling sa moral character, napakagaling sa track record nila sa public service. Totoo yan, kasi composition niya ng Jokno, Pascua, tapos Balasikan at saka, yes, Balisakan. Balisakan. Tapos, uh-oh, yung isa pa, yung bago, may bago ngayon, yung sa Department of Budget and Management. Si Pangandaman. Si Amina, yes, Pangandaman. So, yan talaga eh. At yung Pascua, ay dating presidente ng UP yun, Mr. Flores. So, yes, professor, uh-oh, ng UP rin, itong si Jokno, kaya talagang swak na swak. Ang gandang balita nitong pinag-usapan natin dahil yung Filipino-Chinese Chamber of Commerce, malaking federasyon, malaking, yes, samahan, ay sumasang-ayon. Lalabas ng statement ngayon. Oh, ang ganda. Sana mabuti at inuuna mo sa amin itong statement na ito. At good news ito, uh-oh, dahil kayo ay malaking sektor, Mr. Flores. Yes, Mike, maganda yung tanong mo. Alam mo, sabi nila na pinapakita ni President-elect Bongbong Marcos na seryoso siya sa economic revival, economic recovery. At saka lahat ng tao sa buong mundo, pati yung mga opposition, ha, may isang opposition na economic professor ng UP na sumusulat sa isang dyaryo, pinuri, sabi niya nakakabilib daw itong mga ano, ginagaya ni Bongbong Marcos, si Pangulong Marcos, yung tatay niya, na nag-a-appoint ng mga pinakamagaling na leader. Galing. Okay. Sir Flores, sandali lang. Aking partner si Jade, may mga, yes, dagdag na tanong. Okay. Yes, okay, Sir Flores, good morning po. Na, ano pong nakikita po ninyo? Dahil alam po ninyo, itong Ukraine-Russia crisis, ay talagang hindi natin alam talaga kung kailan matatapos. At dahil po dyan, talagang yung epekto nito, tulad na, ay talagang direktang tinatamaan itong mga maliliit negosyo tulad ng mga nasa tinapayan din.
Yes. Pwede ho ba, ano pong nakikita ninyo, pwede ho bang ma-incorporate yung mga local products natin tulad ng siguro ube, kamote, kamoting kahoy ba, na maging to incorporate na maging tinapay din na mga local products natin. Siguro DA at DOST siguro magpaplano nito. Ano pong nakikita po niyo dito, Sir Wilson? Napakaganda ng sinabi mo. Tama yan, Jade. Nung bago election, 2 months ago, dumating sa Kamuning Bakery nga nagsalita si Senator Amy Marcos. Siya kasi ang chairman ng Senate Committee sa Economic Affairs. Yun ang pinag-usapan namin. Sabi ni Senator Amy Marcos, pwede ba sana pag-aralan natin yung mga ibang mga locally sourced ingredients para hindi lahat 100% daw arena. Baka pwede yung mga tinapay natin, may ilang percentage doon na baka kasaba o ibang mga, may mga local ano tayo. Magandang suggestion nyo yan. Lalo na itong outgoing DOST Secretary ni President Duterte, napakagaling. Sigurado yung darating na bagong appointee ni President-elect Bongbong, sana DOST, DPI, saka ibang mga department. Pag-aralan yan, kasama yung private sector, tama yung sinabi nyo. Kasi isa pang maganda pang pwede i-replace dyan, yung bigas. Kasi alam mo ba, marami sa mga dessert natin sa Pilipinas, hindi arena eh. Puro rice-based, di ba? Mga puto, mga biko, lahat. Kaya baka pwedeng pag-aralan iba-ibang mga ingredients na local. Importante yan. Isa pang paraan na gawin natin sana ang Pilipinas kasi sikat na tayo, unti-unti nagiging sikat sa tinatawag na independent foreign policy dahil kay Pangulong Duterte. Baka pwede si President Duterte maging middleman ng Russia and Ukraine at sa ibang bansa. Siya yung maging statesman na makipag-usap kay Putin na sige na, punta ako sa Ukraine, tawagan ko yan. Maging peacemaker sana tayo. Na huwag nang magkaroon ng gera sa Europe. Di ba may nagsuggest ako na si Pangulong Duterte, napakagaling na leader, napakagaling na diplomat, baka pwede siyang maging mediator ang Pilipinas. Sana. Oo. Kasi nga po, tulad ng sa Brazil, hindi ko alam kung meron din kayong alam na bansa, na meron sila tinatawag na parang cheesy pandesal. Hindi ko sigurado itong pangalan, pandekeho. At ito'y gawa po ng tapioca starch at cassava or cassava flour. So, maaari din sigurong mag-aya din natin ang ganitong paraan, Sir Wilson. Maganda sobrang suggestion mo. Kukopyahin ko yan agad. Hindi ko nabasa yan. First time ko na rin yan. Galing ninyo. Nalala niyo nung 1970s na, baka hindi pa kayo pinanganak. Lalo na ikaw, Jade, saka Mike. Si panahon ni Pangulong Marcos, meron silang ginawang Nutriban. Yun, puro arena yun. Baka pwede tayong gumawa ng Nutriban na may kasaba at saka ibang local ingredients. Mahatulong sana. Importante yan kasi alagang 100% ng flour natin, lahat na ginagamit sa cake, tinapay, pandesal, puro imported. Kaya sobrang tayong import dependent. Tama yan. Kasi nga po, Sir Wilson, hindi lang po sisigla yung bread industry, maging yung mga farmers din ay matutuwa sa balitang yan. Tama. Patulungan natin sila at lumakas pabenta nila. Kaya maganda yan. Sana gawin natin yan itong problema panahon ng krisis. Sa maging pagkakataon niya, alam mo maganda yung sinabi mo, Jade, na sa Chinese mentality, may isang lumang proverb na sa bawat krisis daw may pagkakataon. Yes. Hindi lang danger, always there's opportunity. Itong minungkahi mo kanina, siguro itong pagkakataon para sa farmer ng Pilipinas, sa mga panadero, mga pabrika, mag-isip ng bagong paraan ng paggawa ng pagkain sa tinapay. Okay. Well, Sir Flores, si Mike Abi po ulit. Pahabol ko lang. Yes, Mike. Ayun dyan sa Chinese community, sa ating mga kababayang Filipino-Chinese dito sa ating bansa. Yes. Kayo merong yung mga pungsoy-pungsoy, di ba? May mga ganun-ganun na nagkakatotoo, madalas nagkakatotoo. Anong forecast ng Filipino-Chinese, nung Filipino community or Chinese-Filipino dito sa ating bansa, dito sa paparating na bagong administration? Anong tingin ninyo, anong mangyayari kung pwede nyo mabanggit? Magiging successful mo, ba? Magiging okay ba ang Marcos administration kasama ang maraming kabinete at posisyon sa ating pamahalaan? Ay, maganda yung tanong mo, nakakatuwa yung tanong mo. Nung nag-umpisa yung Chinese New Year, February yata yun, maraming nagtanong sa mga eksperto. Yes. Based on Chinese zodiac sign. Yes. Alam mo, ang prediction na
itong si Pangulong Duterte saka itong President-elect Bongbong Marcos, yung zodiac sign nila is maswerte para sa Pilipinas itong 2022. Mm-hmm. Sobrang kung based on mga ganyang kasing belief, pati yun sinasabi na itong si Pangulong President-elect Bongbong Marcos. In fact, pag ginugol nyo, Chinese zodiac, tapos may column kasi ako sa Philippine Star din. Yes. Sinulat ko yan. Lahat ng presidential candidate, lahat ha, sinulat ko lahat, bawat isa. Mm. In-interview ko dalawang eksperto sa Chinese zodiac, dalawa sa feng shui. Sabi nila, pinakamaswerte sa lahat ng kandidato si Bongbong Marcos. Ayun. Nagkatotoo nga. Nagkatotoo. Hindi sila politically aligned kahit kanino. Mm. Based lang sa mga pag-aaral nila, itong si Bongbong Marcos, parang blessed siya for this year para sa Pilipinas. Ako. Kaya napakaswerte natin sa Pilipinas na okay lang leader natin. Siya at si Sara Duterte Carpio. Mm. Napaka-perfect para sa Pilipinas. Ngayong panahon ng krisis sa buong mundo, may krisis sa Europe, di ba? Yes. May krisis din sa Amerika. Magulo. Magulo ang Amerika din ngayon. Yung ekonomiya nila, magulo. Yes. Okay. Tayo sa Asia, okay tayo. I see. Okay, so maganda ito. Mga positive po ito, mga impormasyon na naipagkaloob nyo sa ating mga viewers at mga listeners kasi hindi lang tayo sa television, social media, at saka sa radio, DCIR. So, Mr. Flores, salamat po sa inyong oras at pagkakataon. At talim mo, pahisa ka na. Hindi rin ako masyado nakakadalo doon sa iyong media fora dahil ng pandemic. Sa susunod, pupunta na ako. Yes, ngayon, wala na. Ah. Balik tayo ulit, Mike. Invite kita ulit. Ha? Yes, yes. So, babalik ako dyan. Babalik ako doon sa media fora mo. At napakagaling ng mga guests mo dyan. At saka ikaw. Thank you, sir. Ha? Salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po, Sir Wilson Lee Flores, Honorary Chairman ng Anvil Business Club at dati po yung Association of Young Filipino Chinese Entrepreneurs and Partners. Well, subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates. Yeah, I need you.